What's up guys? It's another day, it's another vlog na naman mga Kakeepers. Nandito tayo ngayon sa barracks ni Boss Pao ng Team Hilig. So itutour niya tayo mga Kakeepers sa kanyang barracks at tingnan natin kung anong isda ang meron siya guys. So tara, let's go! So ayan guys, si Boss Pao ng Team Hilig. So shout out sa Team Hilig. At ngayon, nandito tayo sa kanyang barracks. Itutour niya tayo mga Kakeepers sa kanyang mga breed na beta, yung mga na-jar na niya, yung mga grow out na mga betas, at yung mga ibang isda niya na meron dito sa kanyang barracks mga Kakeeper. So tara Boss Pao, saan tayo? Dito tayo, simula tayo dito. So sa pagpasok niyo palang mga Kakeepers, kitang-kita niyo na guys ang daming tanks. Ayan, so yan yung ideal ng mga tanks na mga beta keeper. So kanya mga beta tanks. Ayan, so meron siya mga malalaking tank dito na merong mga goldfish. So tara, pasok tayo. So ayan, ito yung kanyang mga breed mo to Boss Pao, lahat? Breed ko na lahat yan. Oo. Halo na ito. May green salmon kasi ang tawag nila, pero ang iba sabi kasi nila green lace lang. Oh, green lace. Oo. So green lace lang siya siguro. Meron akong green lace, black drag. Meron ako na super red, meron akong half moon na royal blue, meron akong copper na red, black dragon, copper. Copper, black dragon. So, salamander meron din. Oo. So ayan mga Kakeepers, tingnan natin guys. Ayan yung kanyang mga super red. Ayan guys, mga super red na nandito. Then dito naman, ano to dito Boss Pao? Mahalo na. Ito salamander na dambu ear, half moon. Ito yung mga green lace niya na plakat. So ayan guys, ayan tingnan nyo yung ano guys, yung pectoral. Ganyo ideal pectoral ng mga dambu ear, malalaki. Kaya tinawag na dambu kasi yung sa elephant mga Kakeepers, ganyan yung tenga nila. Then dito sa itaas, ano to dito Boss Pao? Red black copper. Red black dragon. Copper dragon. So ayan. So dito naman tayo, meron siyang mga guppies. Ayan yung mga guppies niya mga Kakeepers. Then itong kanyang ano ba to, oranda? Oranda. Oh. Ayan, goldfish mga breeder. Ayan dito meron din mga highback. Ryukin? Oh, ryukin. So dito naman, ayan mga copper ba to? A black dragon. So dito ito parang Hellboy ba to? Fancy. Oh, fancy. Ayan mga fry na ba yung ganito? Pag mga goldfish. Ayan yung parents, yung malaki. Ito yung parents nila. Ayan guys. Then dito naman meron din siyang mga ayan. So medyo malabo yung tubig. So kailangan ng water chains Boss Pao. Water chains. So ang daming cut bottles dito guys ng ano, ng alak, ayan. So kalatang may hindi uminom. So lasinggero yung ano, may-ari. So dito mga guppies, ayan. Ano ba to? Mosaic? Ano ba tawag dito? Firetail ata. Firetail. Oh. Dito mga panda. So ayan, may mga plastic cups diyan for ano, jarring yan. Ayan, meron pa pala dito guys sa itaas. Mga betas din mga Kakeepers. Ayan. So mamaya may mili tayo guys. Ayan dito sa kanyang ano. So ganito yung gusto ko. Ganito lang din. Oh, ganitong rack. Pwede na to. Ganito. Oh, budget meal na to mga Kakeepers. Basta mga kahoy. So mas mura na siya kaysa sa mga ano guys, yung bakal. Mas mahal. Mas mahal ba to? Ay, mas mahal pala mga Kakeepers. Plywood pala itong gamit niya, hindi pala flyboard. Hindi pala yung mga 2x2 lang. So ayan, yun yung kanan. Ito breeding mo? Breeding ito. Ito. FCCP. Tapos ito ang FCCP. Classic Hellboy. Classic? Hellboy. So sa nakikita nyo mga Kakeepers, meron kulambo dahil hindi sila dapat napapasukan ng lamok or kitikiti dahil na mawala yung mga fry natin. Tama ba Boss Pao? Mauubos yung mga fry. Kaya meron kulambo. So kailangan natin alagaan yung mga fry natin. Madali mag-breed mga Kakeepers pero mahirap magpalaki ng, mag-maintain or magpalaki ng mga fry.
i-maintain yung ano nila, yung quantity, ay ano nila, quantity, yung dami. So dapat ma-maintain, hindi sila mamatay. Ayan guys. So tara, next naman tayo, Boss Pau, doon tayo sa labas. So dito sa labas, ayan. Dito ako nag-groom. Dito yung grooming area ni Boss Pau. Meron pa ako dito yung binibrig. Kasi nga, wala akong kulang box. So, nasa loob lang sila lahat. So, ayan. So, dahil ka lang yan ni Boss Pau. Hindi pasukan ang lamok na. Oo. Meron pa akong dalawa sila. So, ito yung kanya. Anong size ng tank na to, Boss Pau? 8x8x8 mga ka-keepers. So, ito yung ideal grooming tank sa ating mga betta fish, lalo ng mga long fins. So, ayan. So, hindi nyo nakikita, guys, dahil naka-hard talisa yan. So, lalo na ito, super red. Oo, super red para matanggal yung mga irids sa katawan, mga ka-keepers. At lalo pang gumanda yung kulay, magiging intense pa yung red niya. Dito, yung female. Female na royal blue. Royal blue na female. So, hindi natin makita yung mga ka-keepers. Pero, sige lang. So, ayan, guys. Dito tayo. So, dito naman tayo sa kanyang, ano to? Grow out ko rin kasi to. So, oh, grow out. Dito na rin, halo na din. Oh, halo na rin. So, ayan, guys. May mga plastic bottle. Merong mga botelya din ng mga cut ng mga alak. Emperador. So, ganito kasi, ang ideal po sa juvie. Oh. Para mas mabilis sila lumaki yung mga juvie. Mas malaking nalagyan kasi, for me, ha? Mas malaking nalagyan, mas mabilis sila lumaki. Oh. Kaya lang, yun lang. Kailangan nyo lang maintain yung tubig. Okay, nagka-clamps. Nagka-clamps. Mm-hmm. Oh. Alaga din sa asin. Tapos, ang kinagandaan kasi ng plastic bottle, ang ganito, hindi siya napapasukan ng lamig. So, hindi masyadong malamig yung tubig. Hindi kagaya ng mga tanks, mabilis lumamig, lalo na kapag December, yung mga, ano guys, yung malamig ang panahon. Pero ngayong summer, so, maganda mag-breed ngayon. Maganda mag-breed okay. Ngayong summer. Mainit. So, ito yung kiti-kiti kanina, nilagyan niya ng asin dahil iluluto namin mamaya. Ano na yan? Uyap. Uyap na. So, ayan. Ito yung mga ano niya, guys. Mga goldfish na na-breed. So, meron siyang BBS na backup para sa mga fry. Kailangan niya mga ka-keepers dahil kung walang adapt niya na makuha or live foods para sa ating mga bagong pisa na mga betta fry, kailangan meron tayong backup na BBS. Di dapat natin ginugutom yung mga fry dahil mabilis sila magtampo. So, ayan. Ano to dito? Plants lang. Ano yan? Goldfish. Ah, goldfish. Ayun, maliliit pa nga. Mga fry pa. So, okay na okay. Then, dito ang laki ng area niya mga keepers. Kita nyo naman guys. Ayan. So, maganda talaga to dito mag alaga ng mga isda. Ito dito, Boss Pau. Community. Community na female. Tapos, ano siya guys? Naka-aquascape na siya. So, malinis ang tubig dahil sa mga plants and ano, sand. So, yung dumi ng betta, ina-absorb lang ng plants. Then, ayun na guys, parang, ano lang siya, cycle lang siya. Then, dito yung kanyang, ano, stock water. So ginawa niya lang stock water yung, ano guys, yung tub. Dami kasi maliit, naghahanap tayo ng tub, pero sa kanya, ginagawa niya ng stock water ng may talisay, then may aerator, mga ka-keepers. Ayan. So, talisay. So, pwede na ito guys. Agad ilagay sa ano, direct sa betta. So, dito Boss Pau, ano meron dito sa mga ano mo? Swordtail ito. Swordtail. Pero, napuno ng duckweed. Hindi pa ako ganun ka... Ayun, swordtail nga. Sa ano, sa swordtail. So, oo. Yung parang, ayaw nila mag-breed. Alay ko sila doon sa malaki kong tanks. Oo. Community. So, ayan mga ka-keepers, may betta na siya, may guppy na, may... goldfish, mayroon pang swordtail. Ano pa bang kulang? Pera. Yung pera daw. Yung flower horn niya, wala na. Hindi natin pag-usapan yun. So, dito tayo sa kanyang, ano, sa kanyang ospital. Mayroong ospital dito, mga ka-keepers. Ayan. So, meron siyang lalagyan dito ng, ano guys, ayan. Yung mga bottle na, ano ba to? Dextrose? Oo. Basta importante mga keepers, linisan lang ng mabuti. Okay na yan, nakat. So, maganda rin yung ganito guys. Ayan. Hindi siya kumakain ng space. So, ayan guys. So, iba't ibang klaseng betta, ano nandito. So,
Sa nakikita ko pala mga keepers, parang nahihirapan ako mag water chase sa ganito kadaming isda. Kailangan ko ata ng alalay. Ayun talagang kailangan dito si Boss Pao kasi madaming pera ito eh. So ito yung kanyang grow out. Feeling ko wala pang laman. Wala pa tong laman. So ito, ito dito muna tayo Boss Pao. Ano nandito? Ito yung mga fem ng mga halo na to, mga fem ng mga salamander, dragons. So female. Mga female lahat yan. Tapos yan. Ito din. Ayan. Ito kasi ano pa? EBM? EBM, Guppy. Guppy, EBM. Pero baka mag-alis na ako sa Guppy din. Bakit may... Gago, may ano? May ano? May istang malaki? Oo. Bakit may... Malaki yan. Ay. Galing sa dap niya. So, ang laki ng... Ang laki ng kanyang rep. So, water change din to? Grabe naman. So tara, pasok naman tayo dito. So lang natin ang ilaw para maganda yung ating view. Ayan, noon na nga. So nandito na tayo. Anong meron dito Boss Pao? Dito yung mga materials ko for breeding. Dito ko sila nalalagay lahat. So, pero dito sa iba, yung itong mga nasa taas, mga pambenta ko din yan. Mga pambenta. Ito yung frame ko ng FCCP white scale. Kaso nag-deads ang male lalaki. No. From Vietnam. So ayan. Yan na lang siya. Yung female so, na natira. Kinakas ko na lang siya. So ano nandito, Fry? Ito half moon galaxy. Wow, half moon galaxy. Half moon galaxy. White na crown tail. Crown tail na, meron na siyang crown tail na white mga keepers. Ayan. Actually may halo itong tawag dito avatar. Avatar. May halong avatar. Avatar dito ang half moon na. Ano? Galaxy. Galaxy half moon. So, ayan guys, hindi pa ako nakakita ng galaxy na half moon. So, ngayon nakakita na ako pero ano pa? Fry pa. So, abangan natin yan guys, update lang natin. Then ayun. So, ayan ang kanyang barracks mga ka-keepers. Kaya pag nagpa 5 minutes later. So, ayan mga ka-keepers, maraming salamat guys sa pagsama ngayong linggo na 'to. So, shout out to Boss Pao. So, meron ka bang gustong i-shout out Boss Pao? Shout out lahat sa mga team dito sa Cotabato, especially sa Team E-League. Shout out sa mga kasama ko. Thank you. So, shout out sa lahat dyan ng mga fish keeper ng Cotabato. So, ayan mga ka-keepers, don't forget to like, share, comment, and subscribe. So, see you next time mga ka-keepers. Fish out. Bye-bye.